Ang kasalanan ay kailangan direct to God at hindi na kailangan pa na ikaw ay pumunta sa pari at magkumpisal? Totoo nga ba ito, mga kapatid? Ang sagot po natin, mali. Mali po dahil ang paratang na ito ay napakalayo po sa katotohanan. Dahil hindi lahat ng kasalanan ay pwedeng i-direct to God. May sinasabi ang Biblia na dalawang klase ng kasalanan. Ang ikamamatay at ang hindi ikamamatay na kasalanan. Kaya, hindi lahat ng kasalanan ay direct to God. Dahil ang kasalanan na idinadirect to God, ay yun yung kasalanan hindi ikamamatay. At alalahanin po natin, meron ding kasalanan ikamamatay. At yan ang ikinukumpisal nating mga Katoliko. Mapagpalang oras po sa inyong lahat, mga kapatid. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma ng Katotohanan at Pag-usapan YouTube channel at Cap Talks Facebook page. At sa pagkakataong ito, mayroon naman tayong tatalakayin dahil may isang tao na magkasintulad ni Dan Maasin. Dahil puro contradiction ang laman ng pag-iisip. Gumawa pa naman ito ng Facebook page at pinagkontrahan si Mr. Curious Catholic at si Father Abby Arganiosa. Pwede bang idiretso ang panalangin sa Diyos sa paghingi ng tawad sa kasalanan? Ang sagot natin dyan, pwede. Pwede idiretso sa Diyos ang panalangin o paghingi ng tawad sa kasalanan. Hindi naman tinututulan ng simbahan ang panalangin o paghingi ng tawad directly sa Diyos. Napakalinaw, walang inutos ang Diyos na dumiretso lang kayo sa akin. Sapagkat kapag sinabi mo dumiretso ka sa akin o dumiretso sa Diyos, saan ka pupunta? Sa hangin, titingala ka sa kalapaan. Pwede bang idiretso ang panalangin sa Diyos sa paghingi ng tawad sa kasalanan? Ang sagot natin dyan, pwede. Pwede idiretso sa Diyos ang panalangin o paghingi ng tawad sa kasalanan? Naloko na! Pinutol ang discussion ni Brother Dennis o ni Mr. Curious Catholic tungkol sa confessor or confession at idinugtong sa detalye na ibinigay ni Father Abby Arganiosa patungkol sa confession. Ano kaya ang pumasok sa puputi ng taong ito at pinagkontra ang statement ng parehong Katoliko? Bakit kaya pinutol niya ang video upang palitawin na may contradiction sa statement ng parehong Katoliko? Kung ikaw ang tatanungin, kapatid, bakit kaya? Eto, kinuha niya ang video ng ating kapatid na si Mr. Curious Catholic patungkol sa kumpisal at pinutol upang palitawin na direct to God ang paghingi ng kapatawaran at hindi na kailangan ang magkumpisal ka pa sa pari. Para maging kontra ito sa pahayag ni Father Abby Arganiosa. Totoo kayang agree yung ating kapatid na si Mr. Curious Catholic na kailangan direct to God ang paghingi ng kapatawaran sa kasalanan at hindi na kailangan pang dumaan sa pari upang magkumpisal? Well, ang klarong sagot po dyan, mga kapatid, ang katotohanan po dito ay doon pa rin tayo sa turo ng simbahang Katoliko. Bakit po? Bilang isang Katoliko, naniniwala po si Mr. Curious Catholic na ang sakramento ng kumpisal ay patunay lamang na tayo po ay tumutupad sa sinasabi ng Panginoong Hesukristo. At ang sakramentong ito ay hindi po ito idinideny ni Mr. Curious Catholic. Pagkos ito po ay ipinapahayag pa po. In line with that, in the Catechism of the Catholic Church 1424, it is called the Sacrament of Confession since the disclosure or confession of sins to a priest is an essential element of this sacrament. In a profound sense, it is also a confession, acknowledgement and praise of the holiness of God and His mercy toward sinful man. It is called the sacrament of forgiveness seen by the priest, sacrament absolution. God grants the penitent pardon and peace. It is called sacrament of reconciliation because it imparts to the sinner the leave of God who reconciles. Be reconciled to God, he who lives by God's merciful love is ready to respond to the Lord's call,
go first reconcile to your brother. Malinaw naman na sa official teaching ng Simbahang Katoliko ay sinasabi na kailangan talaga ang sakramento ng kumpisal. Paano ngayon magiging totoo ang kasinungalingan ng taong ito? Nasabihin pa na naman nga kuntahan ang sinabi ni Mr. Curious at ni Father Abe? Ito'y isang malaking panluloko po, mga kapatid, sa mga nanonood o nanood sa kanya. Kung hindi natin ito sasagutin, maaari po itong gamiting panira sa Iglesia Katolika. Kaya, nililiwanag lang po natin ang katotohanan patungkol sa kasinungalingan ng creator ng Facebook page na ito patungkol sa pahayag natin sa sakramento ng kumpisal. Pinahayag kasi ni Mr. Curious yung sakramento ng kumpisal, pinuto lamang na yes, you can ask forgiveness for your sin direct to God. Pero yun ay refer yun sa, again, dalawa yung kasalanan kasi, no? Ikamamatay at hindi ikamamatay. Naka-refer yun sa kasalanan hindi ikamamatay yung idinidirect to God, no? Ano nga ba ang ibig sabihin natin, no? Sa sinabi na pwedeng idirect to God. Ito po, sinabi ni Mr. Curious kasi, no? Ito kasi ang pagkaunawa ng tao patungkol sa direct to God. Your sin. Ano yon? In 1 John chapter 1, verse 9, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Mm-hmm. Yan ang palagi nilang ginagamit upang sabihin na hindi na daw kailangan pang idaan sa pari ang kasalanan ng tao direct to God. Totoo nga ba ito, mga kapatid? Ano kaya sa palagay niyo? Ito ang katotohanan dyan. Sana'y makinig ng mabuti ang taong gumawa ng videong naninira kay Mr. Curious Catholic. Kung ang sulat ni San Juan ang kanyang nakot to support his claim, eh, puntahan natin ang karugtong lamang sa sinabi ni San Juan. Hindi po natin hahayaan na gamitin ang Bible upang paniwalain ang mga nanonood at nakikinig ng mali, no? Without knowing the real context of it. Kailangan talaga by context. Lahat ba ng klase ng kasalanan ang mapapatawad kapag ikaw ay nanalangin o humingi ng kapatawaran direct to God? Question mark yan, ha? Ang sagot po natin dyan, hindi. Bakit po? Ito ang dahilan, mga kapatid. Mababasa din kasi natin sa mismong sulat ni San Juan na hindi lahat ng kasalanan ay mapapatawad agad kapag nanalangin ka ng direct to God. Yan. Ito kasi ang sinasabi ni San Juan patungkol sa kasalanan. Sa unang Juan 5:16, ito naman at mga kapatid, ha, tandaan nating mabuti ito. Kung makita nino man ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan, in the Catholic Church, that is a venial sin, pinalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ito'y para lamang sa mga kapatid ng kasalanang hindi umahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan. At hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ayun! Ano naman yung kasalanang hahantong sa kamatayan? Hindi pala yan pwedeng i-direct to God. Paano ngayon yan? Mapapatawad ang kasalanan? No? Paano yan? Dahil yung kasalanan ay hindi pala, no, mapapatawad dahil yun ay kasalanang hahantong. No? Hahantong sa kamatayan. So hindi sinasabi na i-direct to God yun. Paano yun? Hindi pwedeng panalangin. Ito ang dapat kasing maunawaan ng mga hindi Katoliko. Hindi lahat ng kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayan o tinatawag nating venial sin, kundi mayroon ding kasalanang hahantong sa kamatayan o yung mortal sin. Itong mortal sin ang sinasabing hinaharap sa pari upang mapatawad ang kasalanan. Ayaw kasi ng Panginoong Hesus na mapahamak ang sinuman. Kaya mayroon siyang iniwan na sakramento na makakapagkuha ng kasalanang ikamamatay o mortal sin. Ano naman ang patunay natin na ang Panginoong Hesus ay nagbigay nga ng pagpapatawad sa tinatawag nating mortal sin o kasalanang ikamamatay? Ito po, mga kapatid,
Noong muling nabuhay ang Panginoong Hesus matapos siyang namatay, of course, sa krus, nagbigay siya ng authority sa pagpapatawad ng kasalanan. Ito rin po ay mababasa natin sa Juan 20. Ang talata po natin ay 21 hanggang sa 23. Sinabi naman ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay patatawarin na nga. Subalit ang hindi nyo patatawarin ay hindi pinapatawad. Kasabay ng pagbigay ng Panginoong Jesus ng Espiritu Santo, ibinigay talaga, mga kapatid. Take note ha, ibinigay talaga ang authority to forgive sin sa mga apostoles. Ang tawag natin sa Simbahang Katoliko ay absolution. Yan ang binigay sa mga apostoles ng ating Panginoong Jesus. Yan din ang binibigay sa atin ng mga pari, ang absolution. Na siyang nakukuha o nakakakuha mismo ng kasalanang ikamamatay o mortal sin. Ito naman ang objection. Ano natin mapapatunayan na pare talaga ang nakatanggap ng authority na mula sa Panginoong Jesus? Simple lang po yan, mga kapatid. Ito ah, ang apostoles ay alam natin tao rin. Alam nila na magtatapos din ang buhay nila sa mundo. Kaya kailangan may papalit sa kanila at mayroon ngang pumalit sa kanila. Si San Pedro, na unang papa ng Simbahang Katolika o first pope of the Roman Catholic Church, ay may malinaw na sinabi kung sino nga ba ang papalit sa kanila at makakatanggap ng kanila mismong natanggap na authority. Sino nga ba ang papalit sa mga apostoles, mga kapatid? Pansinin natin ang sulat ni San Pedro sa unang Pedro 2:5. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya alang-alang kay Kristo. Wow! Right! Malinaw naman pala na pari ang papalit sa apostoles. Ngayon, baka naman i-deny ng mga Mr. Objection ang pahayag na ito. Ito lang naman ang tanong ko. Kung mayroong tutol sa pahayag na pari ang kapalit ng mga apostoles. Kung hindi pari ang kapalit ng mga apostoles, no? Bakit pari ang inilagay ng Diyos ayon kay San Pedro? No? Bakit pari ang itinalaga, no? Ng Diyos ayon kay San Pedro? Bakit nga ba? Yan ang dapat sagutin ng sino mang hindi sasang-ayon patungkol sa pahayag na pari ang kapalit ng mga apostoles. Ito pa ang dagdag na ating patunay na pari talaga ang kapalit ng mga apostoles. Sa katunayan, tinawag pangang obispo ang tagapangasiwa ng simbahang tatag ni Kristo. Basahin natin sa Gawa ng mga Apostoles 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili ng kanyang sariling dugo. Ayun naman pala, obispo ang papalit sa mga apostoles. Baka sabihin naman ng mga mahihina ang pag-unawa, ano ba talaga, pare o obispo? Wow! Abay, kung magkaganito, makikita na talaga natin ang kakulangan sa pagkaunawa ng taong gagamit lang ng kanyang argumento. Yan. Kaya uunawain na natin ang mga contradiction lamang ang pag-iisip nila. Ano nga ba ang tinatawag nating obispo? O sa wikang English ay that is bishop. Ano nga ba yung bishop? Bishop is an ordained member of the clergy. Take note ha, the word. Clergy. Ano nga ba ang clergy? Ang bishop pala ay member ng clergy. Ito naman ang tanong. Ano naman itong clergy? Huh? Clergy meaning, ito yan, naka-circle, priest. Ha? Huh? Priest pala itong clergy? The body of people ordained for religious duties. Yan, especially in the Christian church, priest. Hindi wow. Yan,
Malinaw na tayong mga kapatid na ang obispo ay member of the clergy at ang clergy ay mga pari. Nabigyan natin ng linaw ang panliligaw nitong taong ito. Hindi talaga tinutulan ni Mr. Curious. Eh, binto tayo po mga kapatid, ang kumpisal. Bagkus tayo po, no? Kasama po si Mr. Curious, promoter po tayo. Nagpo-promote po tayo ng pagkukumpisal. Kaya manatiling nakatutok palagi sa tunay na Iglesia ni Cristo ang Romano Katoliko. At palaging tatandaan, ang may alam ay dapat may pakialam. Huwag tayong papayag na sisirain ang simbahang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Diyos ang lahat ng papuri, rodeo, et ecclesia.